Reg, nagkaroon ba ng panahon sa buhay mo na you were down, you wanted to give up? Ay, yes po, ma'am. Lalo na nung nag-i-start po talaga ako magnegosyo. So, nalugi ako sa negosyo, ma'am. Tapos, na-scam pa po ako, ma'am. Ang mahirap pa nun, ma'am, nung nagka-leche-leche na po lahat, iniwanan ka pa ng partner mo, ng asawa. Gaano katagal na ang resort na ito? Bali, ma'am, itong Reca Farm, ma'am, is nasa 1.5 years pa lang po. Kasi last year pa lang po kami nag-start, mid ng April, ma'am. Ganun oo. Pa lang po. At itong 1.5 years, palagi mo mababawi mo ang investment mo? Hindi pa po, ma'am. Siguro, ma'am, mga nasa 3 years, mga ganun po yung investment. Oo. Lalo na ngayon, ma'am, marami pa po tayong for improvement. So, yung kinikita po, pinapasok lang din po sa, sa pag-improve. Pero ano pang ino-offer ng resort? Nakita ko may ATV ka. Then, meron din po tayong Reca Cafe and Restaurant. And even itong kanilang cafe and restaurant. Yes, ma'am. Yan. Simula pa lang ito kasi it will be 2 floors. Yes, no? Po. Opo. So, tatayo po siya dito. Mas malaki na po siya. Kasi ito mini cafe kasi wala pa naman po kaming corkage ngayon. Uh-oh. So, yan, mini cafe kasi usually kumakain naman po sila sa... Yeah. Pero magpapatayo po kami na mas malaki. Pero tignan nyo naman, ang ganda ng design. Bilib ako sa design, na oh, look at that. Bamboo ang ceiling. Tapos yung electric fan na ito, sa mo ito nakuha? Yan, binili na lang din po namin sa online din po. Ang galing! Naganap ko, naganap. Oo, tapos consistent, o, oh, parang concrete finish. Concrete finish po sa yan. At ang maganda namang dilag dito ay ang kanyang misis and partner sa negosyo. Hello! So, ikaw ang nagluluto? Sa cafe po, ako dito yung nagbabarista. Pero may mga katulong dito tayo dito. Wow, okay. Here's the cappuccino. Anong masasabi mo sa itinayo ninyong mag-asawa? Maganda. Palawak ng palawak. So, yes, mga dami pang mga villas. Hindi mo ba sinabi, Reg? Grabe naman yan. Nakakatakot, gagastos tayo, uutang, ganon. Hindi, ma'am. Dapat supportahan mo na lang. Kasi kung hindi mo siya susuportahan, may stop yung vision niya sa pangarap niya. Pero palagay mo, anong sikreto ng asawa mo, kayong dalawa, ba't yung napalago ang negosyo na ganito? Siya kasi, ma'am, very, ano siya, sa emotional. So, dapat i-separated yung emotional mo sa personal. Tutok, ma'am. Tutok na tutok siya. Tsaka very hands-on. Even sa construction, siya yung namimili sa mga materials niya. Siya very, ano siya, detailed sa lahat. Pero mas gusto niyo na nagdenegosyo kayo kesa naging empleyado ka na? Actually, ma'am, dito sa pagnenegosyo, alam niyo naman po yun, ma'am. Mahirap po, pero kailangan mong i-enjoy. Hindi tulad ng pagiging empleyado po kasi kung ano lang ibibigay sa'yo, okay na yun, di ba? So, magtrabaho ka lang, sahod ka. Sa negosyo po kasi, up and down, roller coaster. Nandyan yung maihina ka, tapos may mga problema sa mga tao. So, dapat kailangan i-enjoy mo lang yung hirap. Ganun lang. Oo po. Ito naman po, ma'am, is good for 8 person, ma'am. Pwede po siya sa mga family tsaka magbabarkada po, ma'am. Okay. So, meron po silang... Yan, ma'am. Grabe! Tara po, ma'am. Yan. Reg, iba ka! Pagpunta mo dito, ma'am, yan. May swimming pool tayo na malaki. Oo! Ang ganda ng pool, ha? Yes po. Magkano ginastos mo sa pagpapatayo ng siguro, isang villa? Ang isang villa po siguro, ma'am, ito umabot po ng nasa 3 million and above po. Ang galing mo. Yes, alam mo, kaya yan, na budget lang niya 3M, bantay sarado ka. Opo, kasi hindi mo ito matatayo ng 3M kung iiwan mo lang to sa contractor. Yes po, ma'am. Ang ganda, oh! So, ito, ma'am, meron po siya, ano, ma'am, 2 bedrooms po. Okay. My gosh, ibang level. Tignan nyo naman ito. Yan, ma'am. Okay, so eto ka, may sala ka. Yes. May dining ka na. At pwede ka magluto. Yes, ma'am. Ayan po. Ay, ang ganda. Tapos ito, overview ito nyo po. Ito na tala ang view. So, pwede nyo gawing social ang inyong lugar. Hindi kailangan gumastos ng sobrang laki. Alam mo, favorite ko talaga, frustration ko maging interior. At eto, favorite ko yung mga ganitong lamp. Yes po. Kasi support local. At ay, tignan mga local mo, lahat, lahat naka-mood o even ito, sa mo ito nabili? Dito ang lang ganda po yan, ma'am, sa Pampanga din po, sa Angeles po. Meron po kaming tagagawa.
Reg, nagkaroon ba ng panahon sa buhay mo na you were down, you wanted to give up? Ay, yes po, ma'am. Lalo na nung nag-i-start po talaga ako magnegosyo. So, nalugi ako sa negosyo, ma'am. Tapos, na-scam pa po ako, ma'am. Ang mahirap pa nun, ma'am, nung nagka-leche-leche na po lahat, iniwanan ka pa ng partner mo, ng asawa. Tinangay kasama yung anak ko po. Umuwi sila sa kanila. So, ako lang po mag-isa sa bahay. Oh, wait, ngayon natatawa ka na. Ibig sabihin, you were married before... Yes po, mama. Hindi po, may kasama po ako before, live-in partner. So may anak kami na isa, yung panganay ko po ngayon. So yun, sinama niya po yun, umuwi sa kanila. So nahirapan po. Ako mag-isa, naiwan sa bahay. Ang ginagawa ko lang po noon is umaga, hapon, nagdarasal na lang. Then there was a time na ganito pala yung nafe-feel nung mga nagpapakamatay. So ganun po, dumaan po ako sa ganun depression po talaga. So kailangan ko labanan, nagdadasal na lang po ako. Ginabayan ako ng nasa taas. Ang ginawa ko is nag-apply na lang po ako ulit na magtrabaho. Para yun, nung nakapag-apply. Ilang taon ka noon? Nasa mga 22, 23 years old pa lang po. So, naging empleyado ka ulit? Yes, ma'am. Bumalik po ulit sa pag-empleyado kasi na-scam nga po kami. Nalugi po lahat nung nawala yung mga inipon ko po, ma'am. So, bumalik ulit ako sa pag-empleyado. Nag-ipon po ako nun, ma'am. Tas nagtipid ka? Yes, ma'am. Habang nagtatrabaho, ma'am, marami pa rin po racket. Kahit anong pwede kong ibenta or yung kaya kong gawin, ginagawa ko po, ma'am. At isipin mo yun ngayon in less than 10 years? Opo. Eto ka na! Yes, opo. Diba? Kahit paano, may mga naipundar na rin po tayo. Meron na po rin po ako nabiling mga apat na sasakyan. So ito, yung binili ko yung sasakyan, ito yung pinaka-reward ko sa sarili ko. Kamukha niya ito, sports car, ito yung pinaka-reward ko, tsaka hilig ko. Pero blessing si Mrs., you found love again? Yes, ma'am, ayun, nakapag-asawa ulit po ng bago yon. So yun, ngayon ma'am, meron po kaming tatlong anak po, ma'am. Reg, anong mensahe mo sa mga nanonood ngayon na siguro nawala na ng loob? They want to give up. So yun ma'am, dun sa mga nawala ng loob or may mga pinagdaanan, huwag lang kayo mag-give up, magdasal lang kayo. Tandaan nyo, hindi naman ibibigay sa inyo yung problema kung hindi nyo kaya. So wag na wag lang po kayo mag-give up. Part po ng buhay yan, pinapatibay lang po tayo. So fight lang ng fight po. Yun. May puhunan! Kaya mo! May puhunan! Kaya mo!